Yung mga chong, isang mabilis lang para sa PBA updates. Very good, para sa PBA, lalo sa Barangay Ginebra. Dahil cancer-free na nga si L.A. Tenorio. Tapos nakuha ng jeans si Maverick Ahanmisi na pamalit nga sana sa posisyong bakante. Ngayon, balik training na si Tiniente. At darating yung time na magkocombo, magpapalitan itong dalawa. Si Tenorio ay 39 na, kaya alam mong ilang season na lang din sa pagkocoach na rin ito mapupunta. Kaya timing din ang pagpirma ni Ahanmisi sa Ginebra. Kalakasan ng laro ni Mav last season, kaya kokota to ngayon. Obvious na inasinta ng barangay si Ahanmisi, pero mukhang inasinta din sila ng gwardiya dahil sa pagitan ng Giga Jeans sa alak ito pumunta. Ayon nga kay Coach Tim, we pursued him, but he also pursued us. Parang MU lang. Mutual understanding. Si Ahanmisi ay hinayaan nga makaalis ng Converge kahit ito ang kumayod sa kanila last season. May mga nanghihinayang na tagahanga at nagtatanong kung bakit pumayag ang team na ito'y makawala. Ngayon si Jeron Teng naman ang kumalembang ng last round. Di nagkasundo sa kontrata kaya kalas-kalas na sila. Gaya kay Mav, napailing din ang karamihan sa paghihiwalay ng Converge at ni Jeron Teng. Although may mga fans na ayos lang sa nangyari, lalo na yung di masyadong elib kay Teng. Dahil para sa kanila di ito nag-improve at madalas ding tawaging baldog. Pero ang karamihan naman ay di nababa trip sa Converge dahil nakawala si Jeron, kundi dahil di man lang nila ito nailapag sa trade. Wala man lang nakuhang kapalit, pero may mga makaube pa rin namang di nababahala. Namakyaw naman sila nitong natapos na PBA draft. Maraming susubukan, especially si Shawnee Winston at itong legendaring tropa ni Kume. So 124 na aplikante sa PBA draft, si 39 ang tinawag, the rest di na kailangang ipaliwanag. At maraming nakapansin na yung mga inaasahang Noypi ay nag-slide at sobrang late na natawag. Bago ang rookie draft, si Richie Rivero ay matunog ang pangalan, pero second round nga ang kanyang kinalabasan. May mga mababasa sa social media na maaaring nakaapekto sa kampanya ni Rivero ang mga kaganapan niya off the court. Pero mas pinaniniwalaan ang performance ni Richie sa rookie combine ang nakikitang dahilan. Halatang hindi kondisyon dahil sa mahabang pagkakabakante ng laruan. Pero panatag naman ang mga loyalista ni Rivero na babalik din ang dating malupit sa Euro. Ang isa pang mabenta sa tao na si Kit Jimenez ay muntik na sa kamuntikan. Konting kembot na lang, dulo na. Di na naman sikreto ang mga naging injury at ang laruan ito, na maaaring nakaapekto kung bakit sa mga teams ang appeal ni Kit ay di masyado. Maraming nagsasabing si Jimenez ay style Romeo, paborito ang ISO, kung saan siya ay epektibo. Ang kaso, ang ganong laruan ngayon ay di na masyadong uso, na madalas babad ang bola sa iisang manlalaro. Buti na lang binigyan ito ng tsansa ng serbesa, kaya ang laro niya ay may a-adjust pa. Maraming nakapansin na dumog ang Phil Foren sa first round. Bukod kay BJ Andrade na pinili ng Converge, lahat ay may lahi na. Pero di na naman niya nakakapagtaka, dahil mas malakas talaga ang datingan sa mga mata ng teams na mga Phil Amps o Phil Foren sa drop, dahil pinaniniwala ang iba ang tangkad, build ng katawan at mas iba ang training nila. Ayos para sa PBA, dahil habang dumadayo ang mga basketbolista natin dito pa abroad, dinadayo din tayo dito sa Pinas. Kaso pansin ng ilang mga fans na yung mga players nating tubo dito sa bansa naman ang apektado. Kaya nga matagal nang sigaw ng mga tao na itong 12 teams ay dagdagan na kahit man lang tatlo. Huwag farm teams ha, kota na. Sa ngayon, ang pagdagsa ng mga Phil Foren sa Pinoy Liga ay kinagigiliwan na rin ng mga tagahanga. Pero dati issue to, lalo na yung mga hindi totoo. Si Papa Bear nga eh di nakapagpigil dito. Rally sa mga pilam na walang tugong Pilipino. Buwisit tayo, dapat naglalaro pa ako. Hanggang dito na lang mga chong. Maraming salamat. Hanggang sa muli.